mga may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan ng ho natin itong banatan ni Super Ate at ni Tamba. May maniniwala kaya dito sa bangayang Marcos at Romualdez? Drama ba ito o Budol 2.0? Tandaan po natin, blood is thicker than water. Ang kamag-anak ay kamag-anak, ang pinsan ay pinsan ho yan. Ano kaya ang kanilang plano? At saan hahantong ang bangayan ng dalawang magpipinsan na parihong may posisyon sa gobyerno? Isang kongresistang Speaker of the House at isang senador na kapatid ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang kanilang bangayan. Huwag mo na may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng magpinsang Senator Aimee Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito nga ay dahil sa kontrobersyal na People's Initiative na may kumpas umano ni House Speaker Romualdez. Pero nilinaw naman ng senadora na wala itong personal na galit kay Romualdez. Sa kabila nito, ikinaiinis ni Senator Aimee na nasisira ang administrasyong Marcos dahil sa kanyang pinsan. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon na dala yung pangalan namin. Marcos Administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Gulo at pagkalito lang umano ang dulot ng political at peking initiative. Kaya dapat ay itigil at ibasura na ang mga pirma upang di na magamit pa. Sa halip ay mag-umpisa sa tamang paraan at kumonsulta sa taong bayan sa prosesong gagawin sa pagbabago ng konstitusyon. Ang tao, parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa tsa-tsa? Iginiit ng senadora na wala itong ibang nais kundi maging maayos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino na kasira sa administrasyon na Marcos, siyempre, kailangan iwasto ko. Okay, ayan po yung banatan ng magpinsang Romualdez at Marcos, Tamba at Super Ate. Alam niyo po, Super Ate, yung sinasabi mong parang nabudol ang tao, talagang nabudol ho, hindi lang parang. Nabudol ho talaga ang maraming Pilipino na bumoto kay The Junior dahil sa ipinangakong 20 pesos per kilo ang bugas. At sabi nga niya, akala daw niya ay agrikultura, yun pala tsa-tsa. Marami na pong mga Pilipino ang nagre-reklamo. Marami na pong mga Pilipino ang sumisigaw bakit ganito ang nangyayari sa pangakong napako ni The Junior. Again, ang kamag-anak ay kamag-anak. Ang iniisip ng isa ay magkaroon ng habang buhay na kapangyarihan at ang iniisip naman ng isa ay gusto maibangon ang kanilang apelyido. Pareho po sila may pansariling interest. Hindi po interest ng nakakarami ang kanilang nasa isip ho ngayon. Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, magpapabudol pa kaya kayo? Tandaan ho ninyo, lumalabas po sa inyong mga bibig na budol ho kami. Ang tanong, maniniwala ba kayo sa drama na to? Drama ba ito? O talagang budol 2.0? Kasi ho, kung talagang may kasalanan po itong si Tamba, na sinabi nga ho ni Super Ate, si Tamba ang nakakasira sa Marcos admin. Bakit ayaw pong mag-pronounce itong si Super Ate na dapat ay palitan na
itong si Tamba bilang isang Speaker of the House. Total, appointed lang naman ito ng kanyang kapatid na si Da Junior bilang isang Speaker of the House. Anytime ay pwede po niya itong ihiling sa kanyang kapatid na tanggalan ng kapangyarihan itong si Tamba dahil nakakasira umano sa Marcos administration. Alam mo naman palang nakakasira, alam mo naman palang nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyong kapatid, bakit ayaw mong diretsahin na lang ang inyong pinsan na dapat bumaba na sa kanyang pwesto bilang isang Speaker of the House? Bakit ayaw mong hilingin sa inyong kapatid na si Da Junior na tanggalan na ng kapangyarihan ang pinsan ninyong naghari-harian ngayon sa Kongreso? At hindi lang sa Kongreso, kundi sa buong Pilipinas. Na pati ang inyong tinuturing kakampi na mga Duterte ay binabanata na ng black propaganda ng kanyang mga alipuris. Ano ba talaga ang totoo, Super Ate? Kakampi ka ba ng mga Duterte o kakampi pa rin ho ng mga tambaluslos? Para sa akin, makukumbinsi lang po ako ni Super Ate na talagang para po siya sa bayan kung mismong siya na ang mangunguna na manawagang bumaba sa pwesto ang kanyang pinsang si Martin. Tandaan niyo po, Super Ate, yung pinagsasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na baka maulit muli ang nangyayari sa inyong tatay. Maulit nga ba ang history sa Republika ng Pilipinas? Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, ang nangyayari sa ating bansa ay para bang pinaglalaruan lang ho tayo ng mga politikong gahaman sa kanilang kapangyarihan. Dapat mamulat po tayong mga Pilipino na ito po ang bagoong Pilipinas. Para lang po ito sa mga oligarkiya. Para lang po ito sa mga taong sakim sa kapangyarihan. Ang bagoong Pilipinas ay para sa kanilang pansariling interest. Ito ay tunay na hindi para sa mga ordinaryong Pilipino. Bakit ba sila nagtatalo sa kapangyarihan nila? At bakit ba sila nagtatalo sa kanilang sariling interest? Baka ho po pwede pagtatalunan ninyo ang interest ng mga nakakarani. Tama na po yan, pagiging power grabber ninyo. Isipin ho ninyo na mayroong mga Pilipinong umaasa sa inyo nang babangon tayong muli. Ang tanong, meron pa kayang tinatawag na babangon tayong muli? O baka naman lulubog tayong muli?